Humihingi ng paliwanag ang Philippine Animal Welfare Society sa may-ari ng isang SUV kung saan nakuha ng nakasabit, nakatali at nakasilid pa sa sako ang isang aso. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Animal Cruelty Act ang may-ari po ng sasakyan. Darito ang report. Ito ang umikot at naging usap-usapan sa mga social networking site kamakailan. Kahabag-habag na larawan ng asong nakatali ang nguso, nakasilid sa sako at nakasabit sa likod ng isang sasakyan. Ang may kuha nitong si Decibel ipinadala din sa Uscoop ang litrato. Since dala ko yung camera during the time, I took pictures of the dog and the car as well, including yung plate number niya. And then pumunta kami sa police station, but before arriving there sa place ng police, nakita namin na may babae na nag-report. Nasaksihan din ni Decibel ang pahirapang pagsagip dito ng mga otoridad. They were trying to untie the dog since super higpit, hindi ko super higpit kasi dun sa loob ng sako, naka-chain pa yata siya sa loob. Aside from the rope na nakatali sa neck at saka sa mouth niya. Nakarating sa kaalaman ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang sinapit ng kaawa-awang aso. Kaya gamit ang nakunang plate number, tinrace nila ang address. Napag-alamang sa Quezon City ito nakarehistro. Pero wala ang may-ari kaya't isang letter of notice na lamang ang iniwan nila para pagpaliwanagin ito sa ginawang pagsabit ng aso sa likod ng kanyang sasakyan. Ayon sa PAWS, posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Animal Cruelty Act ng driver o may-ari ng sasakyan. Para sa unang balita, Katrina Soan reporting.